What's up, guys? Good morning once again. Ito na naman si Riza, ang babaeng butcher sa Canada. And for today's video, ito yung araw na sinurprise ako ulit yung pamilya ko. From Canada, they don't have any ideas na uuwi ako. Meron naman siguro, pero nagpakukunwari lang. pero this is my tatay's birthday. 57th at ito na birthday ni tatay last year. And syempre, hindi tayo nakapag-upload. Kaya gusto kong i-share sa inyo yung mga happy moments. Nakasama ko ang pamilya ko sa Pilipinas. And I'm so thankful to my second family na sila, Uncle Ted and Auntie Ida, na hinatid ako nila galing Tacorong. And doon din ako nagstay muna before the birthday of tatay. Kasi mas nauna akong dumating kaysa sa yung birthday kasi ng tatay is 17 pa. Dumating ako siguro mga 14. So, I want to show na, to show, or gusto ko magpakita ka sa kanila sa birthday mismo ng tatay ko. And, kasi siguro kung hindi ako magpapakita ako agad sa family ko, I cannot spend time with my best friend before, or sa family niya din niya, yung nag-adapt sa akin during college. Kaya, baka hindi na ako makahanap ng time. So, I spend time them first para timing na din na birthday ng tatay ko, ako lumabas. And I'm so very thankful no, na welcome nila ako sa bahay nila ulit and to my best friend also, no? Tutski. Thank you sa pag-welcome sa akin, pagsundo din sa airport. And yeah, this is my family. And this is my mamang. Naka-orange po. And yeah, I'm so thankful na nakarating ako ng safe, na surprise ulit sila. And alam ko yung happiness nila na makita ulit yung anak, pinakamagandang anak. And this is my aunt, sister ng ng mama ko. And yeah, isa sa mga more test. And this is my pinsan na malambing. Actually, si Jojo lang ata itong yumakap sa akin na ganyan sa mga pinsan ko ng mga bata eh. Mahihain yung iba. So, okay lang. Yeah, mahal na mahal ko yan. Parang mga kapatid ko na talaga yan sila. And I really treat them. Siguro lahat ng kasan ko ganyan eh. I treat them like my kapatid. Since dalawa lang naman kami ni Kuya. And all of the mga pinsan naman na mas bata is more malapit. And to my mga ates din. Kasi wala din ako mga ates. Ates and kuyas na mga pinsan. Parang mga kapatid yung turingan namin sa isa't isa. And I'll show you the video with my grandmother. Kung paano siya, paano niya ako kamahal. Iyak lang ako. Yeah, I cannot hold my tears no pagdating sa grandparents ko. Although, nung last ko na pag-uwi is yung lolo ko yung nawala. And I want to spend more time sa grandmother ko talaga. And of course, sa parents ko na din. And so, buong pamilya ko na din. So, ito na lang yung lola ko na nandyan. I cannot hold my tears. Mahal na mahal ko yan. Tinan mo yung yakap. Tapos umiiyak yan. Yan. Parang mga baby. Siguro lahat kami ng mga apo, ganun siya kamahal talaga. Kasi Yeah, so, yan, mahal na mahal na naman, lola naman. Mahal na mahal ko yan. Tingnan niyo yung mukha. Napaka-cute. Pero hindi ko kasi nakuha yung ilong na yan eh. Napakatangas ng ilong. And mahal na mahal ko yung lola ko na yan. And gusto ko lang na umaba pa yung buhay niya. Para may reason kami lagi na umuwi. At para makasama siya. The reason bakit mahal na mahal ko yan
is during my college life when I was in Notre Dame. Or kahit nandun pa rin ako sa SKSU, siya yung magbibigay sa akin ng allowance. She will sacrifice everything, mabigyan na ako ng baon. And yeah, ito na yung tatay ko. And the karaoke, of course, hindi yan mawawala pag Filipino party. And yan, di ang mama ko. Hindi kami kompleto kasi si kuya nandito na nga din sa Canada. And kararating niya lang yun last August. And hindi pa siya makakuha ng leave. And kailangan pa din mag-ipon. I get that ticket kasi February pa wala pa siya dito. Kaya hindi namin napagplanuhan. Hopefully, next year, kasama kaming uuwi at kasama ang buong pamilya. And this is our pastor, my pastor. I was baptized here in Canada as Christian nga. And when I was there, gusto ko i-bless din kami ng pastor at ang buong pamilya through the words of God. And yun, request kasi pastor kung pwede siya ang mag-lead sa prayer namin sa prayer during the celebration. And yeah, it is indeed a happy and memorable birthday party ng tatay. And hindi kami usually sa celebrate before kasi wala naman kaming pera and enough lang din at nag-aaral pa lahat kami both ni kuya. And wala pa kami kakayahan makapag-celebrate ng birthday party. And as you see, yan po yung bahay na nasa likod. Nasa manutupa ko, I strive hard para mapaayos yung bahay namin. And hindi ko na halos matandaan kung ilang balding tubig ang ano ba sa Tagalog ang sinasalod yung kinukuha namin galing sa ulan kasi yung bubong namin is may butas before. So every time na mag-apply ako ng trabaho or may interview ako, lagi kong sinasabi na gusto ko lang mapaayos at mabigyan ng magandang maayos na bahay yung parents ko, kami. And now, yun nga, hindi na nga tumutulo yung bahay namin. Nakakapag-celebrate na kami ng birthday together. Together with friends and family, of course. And yun, sa sobrang hirap before ng buhay namin is nung first siguro mga 4 to 5 years old ako, I remember na sa kubo kami nakatira and every time na uulan ginigising kami ng parents namin to transfer a new area sa higaan namin kasi sa papag kami nakatira kasi dun sa part na nakahiga kami is tumutulo, nababasa kami ng ulan na hindi namin nararamdaman kasi nga tulog na kami. So in the middle of the night, ang parents namin gigisingin kami to transfer areas. Ganun kahirap ang buhay namin. Then may mga times na yun pa din yung mga age na yun, 45 years old, ang ulam namin is bagoong na may kalamansi and my parents will just say na, oh, ito na yung paborito mong pagkain. Just maybe to eat it. Pero hindi naman kami maarte. At hindi naman kami, yun nga, hindi naman tayo pinanlaki sa, ano, sa agarang buhay. Okay lang naman. Hindi naman ako, mga, nasanayan na namin yun na laging sinasabi ng mama na paborito naman yun yung pagkainin, yung bagoong with yung kanin na ginagawang pandesal tapos sasawsaw dun. Pero napapaisip ako, I'm just wondering na paano ko kaya ito naging paborito? Hindi naman masyadong masarap. Pero nung nandito na ako sa Canada, I was thinking na yun pa rin pala ang pinakamasarap na buhay, no? Yung simple lang. Wala masyadong problema. Wala masyadong stress. Wala masyadong iniisip. Iniisip mo lang yung uulamin mo. Basta may bigas lang. Napakasimpleng buhay dati.
ngayon, at least kahit papano eh, nakakayanan na namin makapag-provide sa parents namin. And nabibigay na namin, hindi naman halos lahat na yung gusto nila. Pero kahit papano eh, nakakasurvive na sa buhay. At ang importante lang naman eh, maging healthy sila lagi. Yun lang lagi yung dasal namin ni Kuya na magkapatid, na healthy sila lagi at ma-appreciate nila yung mga bagay na mga na pinaghirapan namin. And we are so thankful for everything, Panginoon, na sa buhay na pinagkaloob mo sa amin at sa buong pamilya. This is my whole family, yung sister-in-law, yung pamangkin ko sa Tiboy, sa gilid. This is my surprise sa tatay. Pamalibok eh, kahit pa paano. Alam nyo naman, siguro kung ano papasala sa mga matatanda. Pera. Yeah. Pero may nakalagay yan sa dulo. Irimit pala kay mama. Birthday din pala yan ng pamangkin ng Tito Ramon, si Julia. So, yeah. So, this is my cousin and family sa Ulanday side, sa pamilya ng tatay ko. And ito yung mga kapatid ni tatay. Hindi sila kompleto. So, hindi nakarating yung iba. And they are so happy. Look at their faces, diba? And ito yung kami. Wala si Kuya, so si ate na lang. And also, we have the boy, pero hindi ko alam nasaan siya niyan. And this is my cousin sa Ulanday family. Tingnan mo, magkakamukha kami halos lahat. And thank you so much for the love. Have a great day. Bye-bye.